So magandang araw ka bole, sa video na ito ay pag-uusapan natin. Ang isa na naman po sa mga pasabog po itong si Snow Badwa kabole na nagiging active na naman sa pagbibigay po ng mga trade rumor kabole. Alam naman natin kung gano'n po ka-legitimate itong si Sir Snow Badwa sa mga insider scoops niya kabole. Kaya naman pag-uusapan na natin ito sa mga hindi pa nakasubscribe. Bakit pindot naman po yung subscription? Button kabole. Of course, we know na itong San Miguel Beermen nakapag-trade na po this year ng isa. Unfortunately, yung isa na yon is si Alin Bulanati pa lang. And of course, alakan naman siya lang yung uunin nila, di ba? Imposible sa mata ko yan, knowing na napakaseryoso po ng San Miguel Beermen sa kanila pong pursuit of winning the championship kabola. Of course, ganun din yung rason na ito ang Governor's Cup. After nito, mga ilang buwan din pong wala munang tournament sa PBA. So, matagal maghihintay for this year. Dalawa na lang po yung pwede nilang pakipag-compitan. So, sino itong trade po na malaki na pinag-usapan po or ni-reveal itong si Snow Badwa? So, ito nga pong 3-team trade daw po between San Miguel Beermen, Magnolia at Terra Firma. So, dahil nga ang Terra Firma, mukhang hindi naman seryoso kabola sa kanila pong pakipag-compete po dito sa PBA, dito sa rumor natin. Sabi na lang, San Miguel, we go for Isaac Go. Si Magnolia, ang makukuha nila is si Moala Tautua. Well, itong Terra Firma, they will receive Magnolia players kabola, di ba? Now, first, himay-himayin natin to. I do not think San Miguel actually will just accept an Isaac Go alone. Kung ang ibibigay po nila is Moala Tautua, knowing that Moala actually has a big role sa kanilang team. He's the backup to Junmar Fajardo. And Fajardo, if you remember, ay na-injured yan eh. Dito sa last, or dito sa Commissioner's Cup kabola. So very fragile na inaway si Fajardo, na hindi pwedeng ang ipalit lang po kay Tautua is another fragile player kabola. So, ang expect natin dyan is itong San Miguel Beermen will get another player at most. Pero looking nga po dito sa rotation na naiwan sa Terra Firma, medyo mahirapan kang mag-pinpoint kung sino yung gusto nilang makuha. Of course, kung big man din yung gusto nilang makuha, pwede siguro itong si Gabaini kabola, yung kanila pong maibigay po dito sa San Miguel Beermen. Pero sa Terra Firma naman, parang sosobra naman na yan. Kasi pinakawalan na po nila actually recently daw sa free agency si Balagasay. Tapos ibibigay din nila itong si Isaac Go kabola, tapos may bibigay din nila si Gabaini. Ang maiiwan na lang sa kanilang legit center si Aldrich Ramos, which will make them very vulnerable na nga. At hindi naman na nila kailangan actually maging very vulnerable kasi halos nakalock na sila po ang magiging number one pick for this upcoming draft kabola, di ba? Pera na naman yan for them. So baka naman mapahiya pa sila lalo, lalo't pinagtatawanan na nga sila. Actually, kinasusuklaman na rin sila ng madaming fans kabola sa mga ginagawa nila kabola, di ba? So, wag naman sanang ganun kalala. So, ang mangyayari siguro dyan, kukuha na lang San Miguel Beermen ng isa pang quality player at sa ibang trade na siguro kukuha sila ng iba pang big man na magiging bagong backup nitong si Junmar Fajardo habang nagpapagaling po itong si Isaac Go kabola. And that player na they can get actually from Terra Firma then could be their former legend din, Alex Cabagnot. If the rumors are true that Chris Ross is currently on the trade block at mukhang sigurado na he will be traded this year kabola, then getting back Alex Cabagnot will not be that bad, di ba? As an additional body dun sa kanilang guard rotation. Although yung guard rotation nga nila is napakalalim din naman po kabola, pero wala din naman pong mawawala kung idadagdag nila ito pong or kukunin nila ulit itong si Alex Cabagnot. And of course, we know that Cabagnot can also be a good mentor to Alin Bulanadi, yung bago nila acquisition kabola. Now, sa aspeto naman po ng Magnolia Hotshots, this is a big win para sa kanila. Matagal na natin nilalabi, di ba? Na ang potential or dapat nilang i-target actually is si Moala Tautua kabola, and I will be happy for them knowing na sila nga po yung team po ng San Miguel Corporation na pinaka hindi po nagtitake advantage nito mga farm teams. At the very least, we will be happy to finally see na sila naman po yung mga kakakuha kahit papano para naman medyo magbalance at hindi lang nakafocus dun sa dalawang mga kuya po nila or mga atin nila na franchises na San Miguel Beermen at itong si Barangay Hinebra kabola. Moala Tautua,
naging backup lang kasi siya ni Fajardo, kaya naging underrated siya ngayon, kabola, pero Tautua is still a top 10 center in the league. Legit yung size. He can play make for others. He can defend, of course, his fellow Giants, which again, a very crucial part of defense now in the PBA. Kabola, of course, he can score inside, di ba? Very underrated yung kanyang scoring inside, but even against Giants, kaya niya pong score kabola. And of course, he is very willing to take shots from beyond the arc, which will help then Ian Sanggalang na magbibigay po ng spacing kay Ian Sanggalang sa loob kabola kung nagkasabay man po sila. And for Terra Firma naman, so what will they get? Yan nga ang malaking katanungan kabola. So may propose ako ditong dalawa. First one is the optimistic one, wherein paano kung itong si Terra Firma is a serious team kabola. What can we expect po na makakuha nila? Sa paningin natin, it will be Aris Junicio, Kit Saldivar, and Adrian Wong will be that package na karapat dapat sa mata natin na maging kabalit po kung i-give up nga po ng Terra Firma itong si Isaac Ko and then another player po kabola. So, I'm a big believer of Aris Junicio. Yung ganyang archetype po, napaka-crucial sa paningin ko. I think it's a very important part of a team. It will help a team. It will simplify a team kung meron pong Aris Junicio type na player, which is a good 3-point shooter who can also protect the rim and who can defend on the perimeter. Ganyang klase po ng player archetype, iilan lang po sila. And ang pinaka-famous nga dyan is wala nang iba kundi si Armin Santos. And of course, we saw what he did with the San Miguel Beermen. Kaya naman talagang malaki yung believe natin dito kay Aris Junicio. So, he should be the target sa palagay po natin ng Terra Firma if they want or if they are forced to trade itong si Isaac Go. Then, they will also get two quality young players kahit pa paano that they can try to mold in Saldivar at Adrian Wong. Now, the realistic expectation, ito naman po yung package that we can expect kabola. And that could be Saldivar, Adrian Wong, and a second round pick kabola. So, paano ito i-depensa po ng Magnolia or San Miguel Corporation? Simple lang. Both Saldivar and Adrian Wong are first round pick. Yan malamang yung kanila pong ifo-focus to try to manipulate po the mind of the public that this is a good package already for San Miguel, for Terra Firma po to give up their precious number one Gilas pick in Isaac Go. Kabola, of course, we do not agree with that. At the very least, yung package po na optimistic, sana yung mangyari. Pero wag na kayo magugulat kung itong realistic po yung mangyari, kabola. Ikaw po, kabola, sablagay mo sa team trade na ito, kabola. Sino ang panalo? Comment na po. So, ba?